Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Because nung una, hindi na tinitignan pa lang namin yung data. Eh baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Eh maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. It's not armed. Mm-hmm. Walang pumutok. Mm-hmm. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril? But it was a deliberate, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. It is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong position namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that. But you know, how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarche. So we have to do more than just that. I think we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. It's not armed. Mm-hmm. Walang pumutok. Mm-hmm. Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. Because nung una, hindi na tinitignan pa lang namin yung data. Eh baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat ng pati na yung mga seaman, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Eh maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Narito ang aktual na video kung paano hinaras ng China Coast Guard ang ating resupply team. Sino?
sa napsok para para sa ano? Hindi pala po. Ano, ng bato na ng bato. Pagunta ng mabatohan na, oh. Mabatohan ng bato. Panahon na para magpakita ng matinding aksyon ng Pilipinas laban sa ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Dapat na ipakita ng Pilipinas na ipinagtatanggol nito ang ating teritoryo laban sa agresyon ng China at hindi na lamang basta nakasandal at umaasa sa mga kaalyadong bansa. Ang kinakalawang na BRP Sierra Madre ay dapat ding ayusin at muling patatagin. Ito ang barkong isinadsad sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy noong 1999 upang magsilbing tirahan ng ating mga sundalo at magbantay ng ating teritoryo. Marami ang nagsasabi na hindi dapat ipagsawalang bahala ng Pangulo ang ginawang panghaharas ng China sa ating mga tauhan sa West Philippine Sea. Hindi umano sapat ang pagkondena sa aksyon ng China dahil nalagay sa peligro ang buhay ng ating mga sundalo sa WPS. Isang sundalo mula sa Philippine Navy ang naputulan ng daliri habang nasa anim pa ang nasugatan nang dahil sa pagbangga ng Chinese vessel sa ating bangka. Habang ang ating mga tauhan ay nasa kalagitnaan ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes, dapat umano na dalhin na ng ating pamahalaan sa international bodies tulad na lamang sa United Nations ang ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Dapat din umanong ipatawag ang Chinese ambassador sa Maynila kaugnay pa rin ang insidente. Maraming mga bansa ngayon ang nababahala sa mas lumalalang tensyon sa South China Sea, kabilang na ang Estados Unidos. Kinundin na din ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China, kasabay nito ang muling pagdidiin sa commitment ng Estados Unidos na suporta para sa kaalyadong bansa. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. We're going to continue to stand with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected.